umpisan na po natin yung ating pag-exhort. At ang ating aking exhort po ngayon ay matatagpuan sa First Peter 3:9. Ayan. Kailangan tayong mag-salamin. 1 Peter 3:9. Ayan. Ibig sabihin po ng 1 Peter 3:9. Na huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Unang alipusta ang pag-aalipusta, kundi ang pagpapala. Sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. So, bago po i-explain, mga kapatid, manalangin po muna tayo. Kanta natin kanina is pagpapala. Yan. Manalangin po muna tayo, mga kapatid. Amen. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po sa hapong ito at kami nagtipon-tipon na muli upang idaos po namin ang aming prayer meeting. At salamat po, Lord, sa hapong ito at ako'y ginamit mo muli na mangbahagi ng inyong mga banal na salita, Lord. Lord, salamat po kasi iningatan niyo po kami sa pagpunta po namin dito. At maraming salamat din po, Lord, at nakasama po namin ang aming pastor. Salamat po, Lord, sa kalakasan, sa hininga, mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo po sa amin. At patawarin niyo po kami, Lord, kung ano man po yung mga nagawa naming pagkakasala. Lord, dinadalangin ko po na i-bless niyo po ako araw na ito, na siyang magbibigay ng inyong mga banal na salita. At sana po, Lord, bigyan niyo po ako ng knowledge at wisdom, Lord, na ibahagi ito. At sana po, Lord, bigyan niyo po sa akin yung sapat na katalinuhan na ma-share ko yung inyong mga banal na salita. At hinihiling ko po, Lord, na maging matagumpay ang aking pag-exhort ngayon. At pinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa inyo, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Yan, na 1 Peter 3:9. Yan, ulitin ko po, mga kapatid, na huwag niyong gantihin ng masama ang masama, unang alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Amen. Ang maibibigay ko po na pamagat, mga kapatid, sa tekstong ito ay tungkol sa ang pagpapatawad. Yan. Ang 1 Peter 3:9, ano pong bang ibig sabihin nung 1 Peter 3:9? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, dapat daw po pag ginawan tayo ng masama, maliit o malaki man ito, huwag nating gantihan ng masama. Bagkos, gantihan po natin ng mabuti o pagpapala. Gaya na lang po ng sinasabi nila na yung batuhin mo ng bato. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, bilang Kristiyano, mga kapatid, dito natin mai-apply yung ang pagpapatawad. Yan. So, bibigay ko muna yung kung anong ibig sabihin ng pagpapatawad. So, ano ba yung ibig sabihin ng pagpapatawad? Ang pagpapatawad po, mga kapatid, ay yung pagpapaumanhin sa isang nagkasala. At kapag nagpatawad na, hindi na dapat manghinanakit sa taong nagkasala. At hindi na dapat humingi ng kapalit dahil sa kanyang pagkakasala. So, in short po, mga kapatid, kailangan ng buong puso
Kapag nagpatawad po tayo, kailangan yung buong puso yung pagpapatawad natin sa mga taong ginawan tayo ng masama. So, kailangan pa bang magpatawad? Kailangan pa ba tayong magpatawad? So, kailangan mga kapatid, kailangan tayong magpatawad. Kasi, yun po yung utos ng ating Panginoon. At ito po ay matatagpuan sa Colossians 3:13. Ayan. Colossians 3:13. Sabi po dito, mangagtiisan kayo sa isa't isa nang mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, dapat pala tayong magpatawad mga kapatid. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon. So, kapag nagawa po natin ito, nagagalak po ang ating Panginoon sa atin. At syempre, pag nagalak po siya, hindi po siya magdadalawang isip na yung ating mga pinapanalangin ay ibibigay niya sa atin. At kanyang tutuparin. Dito po sa mundo, wala pong perfectong tao. Lahat po tayo ay nagkakamali. Iniisip natin na hindi natin kailangang magpatawad dahil hindi deserving yung taong nanghinanakit sa atin. Pero hindi po magandang dahilan. Talagang hindi ko makita. Kailangan ng salamin mga kapatid. Hindi po magandang dahilan na isara natin ang ating puso. Minsan iniisip natin na maghigante. Pero hindi po pala dapat yung maghigante. Kasi 'di ba yun nga nakasaad sa Biblia na dapat yung teksto natin 'di ba, yung 1 Peter 3:9 na dapat pag ginawan ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. So, ang paghihigante, pag ginawa natin ito, parang pinapahirapan natin yung ating sarili. Ayan. Kumbaga, tayo ay nag-iipon ng sama ng loob at galit sa ating sarili. So, mas maganda kaysa gantihan natin ng masama, yung mga taong gumawa sa atin ng masama, gantihan na lang natin ng mabuti at mga pagpapala. Yan. Alam nyo mga kapatid, marami na din akong experience na tungkol sa mga ganyan. At siguro hindi nyo naman nakakalimutan yung nangyari sa amin doon, 'di ba? Yung ninakawan kami. Alos lahat ng lahat ng alas namin kinuha. At may pera pa. Ang hirap kaya yung sitwasyon namin noon, lalo ako, talagang hindi ako makatulog. Hindi ka makakain, ayan, hindi ka makapagtrabaho, nag-iisip ka na lang. Hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ayan, at araw-araw, talagang araw-araw noon umiiyak ako. Talagang ang hirap. Siyempre, pinaghirapan mo yun, di ba? Tapos isang iglap lang mawawala. Yan. Kuminsan, naisip ko din noon na maghigante. Sa totoo lang, naisip ko din maghigante. Pero, hindi ko ginawa yun, mga kapatid. Hanggang isipan lang yun. Ayan. Kasi, naniniwala ako
yung sinasabi nila na kapag ginawan mo yung kapwa mo ng masama, babalik din sa'yo, di ba? At kung ginawan mo yung kapwa mo ng mabuti, yan, dobleng pagpapala pa yung ibibigay sa'yo. So, kaya ang ginawa ko, mga kapatid, ano na lang ako kay God. Nanalangin ako kay God. Yan. Ginawa ko, pinag-pray ko yung taong gumawa noon sa amin. Yan, talagang pinag-pray ko siya. Na sana i-bless niya yung trabaho niya para hindi na niya gagawin yung ginawa niya sa amin. At sana nag-pray din ako na sana bigyan ako ni Lord ng pagpapatawad. Yun. Thank God naman kasi pinagkaloob sa akin ni Lord yung pagpapatawad. So, pero kuminsan na mga kapatid, may isip ko din na yung taong yun, naisip ko din na sana humingi din siya ng tawad sa akin. At sana ma-realize niya na yung kanyang pagkakamali. Yan. Pero oo, pero hindi. Hindi siya humingi ng tawad sa akin. Kasi siguro nga kasi nahihiya siya. Nahihiya siya sa kanyang ginawa. So, nung wala akong maantay na na pag-move niya, na paghingi ng sorry, ayan, hinayaan ko na lang siya, mga kapatid. Pinasa Diyos ko na lang. Ayan, yun kasi ang mas mabuti, ipasa Diyos na lang natin. Sabi ko kay Lord, siya nang bahala sa taong yun. Pinag-pray ko kay Lord na sana talagang wag na niyang ulitin yung ginawa niya. Yan, talagang yun ang talagang pinag-pray ko. At palagi akong nag-pray sa ating Panginoon na bigyan niya ako ng pagpapatawad. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap magpatawad. Ang hirap talaga. Yan. Yan. At isa pa, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, ako na yung unang ako na yung gumawa ng paraan, ako yung gumawa ng action para magkaayos kami. Kasi hindi ko na mantay yung kanyang pagsorry. Ako na lang. Yan, ako na lang nagpakumbaba kahit ako yung ginawan ng ginawan ng masama. Oo, sa totoo lang, yun ang ginawa ko. At oo nga. Kaya thank God kasi dumating yung araw na yon na ipinagkaloob niya sa akin yung pagpapatawad. At alam niyo ba, ang ganda kaya ng pakiramdam. Ang ganda ng pakiramdam pag nakapagpatawad ka sa mga taong ginawan ka ng masama. Lahat nagiging maayos. Oh, di ba? Nakakatulog ka. Nakakatrabaho ka ng maayos, nakakakain ka ng maayos, di ba? At nakakapag-isip ka ng maayos. So, ang pagpapatawad parang nabunutan ka din ng tinik sa lalamunan. Di ba po ba? Amen? Yan. So, isa pa, magkakaroon ka pa ng peace of mind sa iyong pag-iisip at sa puso. At matatagpuan po natin ng peace of mind sa Pilipos 4:7. Ayan, basahin po natin, mga kapatid, Pilipos 4:7. Pilipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos
na di masayod ng pag-iisip at pag-iingat ng inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, kapag nakapagpatawad tayo, bibigyan tayo ni Lord ng magandang pag-iisip. Yan. So, sa pamagitan po nito, nagiging mabuti ang lahat. Isipin po natin palagi na hindi naman tao yung ating kaaway, kundi yung kalaban, hindi natin nakikita. Ang kalaban na gustong nakawin, yung ating kaligayahan at sa relasyon natin sa Diyos. Kaya nga po, kailangan nating magpatawad sa mga taong gumawa sa atin ng masama. Dahil kapag di natin ginawa ito, magiging masaya at mahihila tayo ng kaaway, yung kalaban. At ito ang magdadala sa atin ng kapahamakan. Mas mabuti pang gawin natin na gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Diba nasusulat na mahalin mo ang iyong kaaway? So, opo, yan. At ipanalangin. Lahat naman tayo nagkakamali. Yan. Kung ang Diyos nga, kaya tayong patawarin. Kahit pa ulit-ulit yung ginawa nating kasalanan, tayo pa kaya na nilalang ng ating Diyos? So, ang pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa, ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos na gawin natin yan. Imbis na magtanim ka ng sama ng loob, pilitin na lang ng palitan na lang ng pagmamahal. Ito ang kailangang ipadama natin sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Pag nagawa nating magpatawad, mapapalaya natin ang ating mga sarili at sama ng loob sa ating puso. Gusto nyo bang pumunta ng langit, mga kapatid? Oo, tama, syempre naman, lahat tayo gusto nating pumunta ng langit. So, alam nyo na siguro ang sagot niyan, mga kapatid. Pinakita sa atin. Ang sagot niyan, mga kapatid, tayo'y magpatawad. Halimbawa na lang, isang halimbawa po nito ay nung pinakita sa atin ng Diyos nung siya ay napako sa krus. Di po ba, bago namatay ang ating Panginoon, pinatawad niya muna ang mga taong gumawa sa kanya ng masama, humingi ng tawad sa kanyang ama. Humingi ng tawad sa kanyang ama para sa mga nakasakit sa kanya. So, bago siya umakyat sa langit, humingi muna siya ng tawad. So, ang paraan pala para tayo ay makapunta sa langit ay kailangan nating magpatawad. So, ang maibibigay ko po na conclusion, mga kapatid, yan, ang pagpapatawad po ay mahirap. Hindi madali. Hindi madaling gawin. Lalo kung nakikita natin yung mga taong nang hinanakit sa atin. Pero, ito ay magiging magaan kung hilingin natin, hiling tayo ng lakas ng loob sa ating Panginoon. Manalangin tayo kay Lord na bigyan tayo ng puso ng pagpapatawad. So, amen po. Yun lamang po ang aking maibabahagi, mga kapatid. To God be all the glory. Amen.